Welcome back mga kalapatids! Yan, kamusta po kayo? Happy New Year mga kalapatids! Masaya po! Ang itlog, hindi na nililimlim ano. Palibasa kasi nawala yung kapares niya eh. Nawala dun sa pagbilaw. Ilang araw ko na obserban, hindi niya na nililimliman. Ang malamig na. Malamig na yung itlog na to. Wala nang init. Malamang po pa, kaya po hindi na nila nililimliman. Alam mo po ba pa na may mga ilang kadahilanan kung bakit ang ibang kalapati ay iniiwan ang kanilang mga itlog at tuluyan na nila itong hindi nililimliman? Oo naman. Sige, pakicare mo nga sa mga kalapati natin kung anong mga kadahilanan na ano. Kung bakit bigla na lang iniiwan ng mga kalapati yung mga itlog nila. Tuluyan na hindi na ano. Nililimliman. Sige po pa, pero bago po ang lahat ay nais ko muna kayong batiin mga kalapatids ng isang maligayang bagong taon mga kalapatids. Sana po ay magtamasa tayong may mga magagandang bagay na maaari magdaan sa ating buhay ngayong 2024. So tara mga kalapatids, dako po tayo sa ating topic. May ilan pong kadahilanan na kung bakit may mga kalapati na bigla na lang hindi nililinliman ang kanilang mga itlog at iniiwan ang pag-aalaga sa mga ito. Una mga kalapatids, yung stress, hindi naman ito maiiwasan ng ating mga kalapatids dahil ang mga kalapati po, gaya ng ibang mga hayop ay maaari pong ma-stress sa mga pagbabagong nangyayari sa kanilang kapaligiran. Ito po ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kanilang pag-uugali, kabilang na dito ang pagkawalan ng kapares. Pangalawa mga kalapatids, yung hindi po komportable. Ang hindi pagiging komportable sa kanilang kinalalagyan sa pugad mga kalapatids ay maaari silang mawalan ng gana sa paglilimlim. Pangatlo mga kalapatids, malakas po na tugtog dahil hindi po yan maiiwasan mga kalapatids sa mga kalsada dahil may mga nagpapatugtog po yan. At ang malakas po na tunog mga kalapatids o mga nagpapaputok na malapit sa kanilang kinalalagyan ay maaari pong matakot sila at lisanin ang mga kanilang pugad. Pang-apat mga kalapatids, mga hayop na umaaligid sa kanila. Yung mga pusa mga kalapatids gaya nun o kaya yung mga daga po, hindi yun maiiwasan mga kalapatids dahil ang mga hayop po na nakakagulo at kinakatakutan nila kagaya ng pusa at daga ay nagdudulot ng paglisa ng kalapati sa kanilang pugad. Panglima mga kalapatids, kapansanan o sakit. Posible rin po na mayroong kapansanan o sakit ang kalapati na nagdudulot sa kanila na hindi magawa ng maayos ang pangingitlog o pag-aalaga sa mga itlog. Pang-anim mga kalapatids, pagpapalit po ng kapares. Minsan may mga pagkakataon talaga mga kalapatids na sa mga kulungan na malalaki at magkakasama ang mga magpapares ay nagkakaroon ng love triangle mga kalapatids. Halimbawa, ang lalaking kalapati po ay nakakita ng panibagong paparisan basta na lang nila iiwan ang kanilang itlog na naging dahilan na pati ang babae naglilimlim po ay mawawalan na ng gana sa paglilimlim ng kanilang itlog. Yan mga kalapatids, iwasan niyo yung love triangle na yan, masama yan. O kaya sa mahilig sa love triangle dyan mga kalapatids ha, alam na, baka mabugok ang mga itlog. So yan, maraming iba pang mga posibleng dahilan mga kalapatids. Yan ay ilan lamang sa aming mga obserbasyon sa aming mga alaga, kaya't mahalaga na obserbahan po ng maigi ang kalagayan ng mga kalapati at siguraduhin po na sila ay nabibigyan ng tamang kalinga at pangangalaga. Shout out naman tayo mga kalapatids. Abang-abang, baka lumabas ang pangalan. Shout out po kay Sir Ronaldo Isma, kay Sir Alex Coral, kay Sir Norman Palacio, kay Sir Vin Hubay, kay Sir Jessar Alinsunurin, kay Sir Mark Adrian Manilag. So ayan mga kalapatid, sana po ay makatulong ang video na ito. Please follow my page and share. Hanggang dito muna mga kalapatid. Maraming salamat. Paalam!